simple. Walang kulay at anim na tao lang ang kasya. Ganito ang mga itsura ng orig na hari ng kalsada na gawa ng Sarau noong 1953, nahango mula sa Willys Jeep ng mga Amerikano. Sa paglipas ng panahon, napalitan ang disenyo ng mga jeep, humaba at naging makulay. Yun nga lang, may ibang hindi nakasabay at naging karag-karag. Pero muli silang nabigyan ng kulay sa kauna-unahang Jeepney Art Festival ng Department of Tourism. Sinong mag-aakalang ang mga makukulay na jeep na ito ay halos sirain na dati. So this is our plan to rehabilitate and the cultural icon and bring back the old glory days of fun and vibrant jeepneys. May mga disenyo na hango mula sa mga Pinoy icon, gaya ni Comedy King Dolphy at pambansang kamao Manny Pacquiao. Agaw na pansin din ang mga sikat na hayop na makikita sa Pilipinas. Di rin nagpahuli ang mga magagandang tanawin at mga pista na ipinagdiriwang sa bansa. Gaya na lang ng disenyong ito ng mga fine arts student ng UP. Nalaman namin na ginagawa pala yung Aswang Festival para ipakita yung products tapos ma-showcase yung talent ng mga taga-Capiz. Kahit naman naka-wheelchair, game na game na nakitinta si Marilu. Sana one day makapag-paint ako sa totoong jeep. Eto na siya. Dream come true. Sa huli, nasungkit ni Roberto Marquez ang first prize dahil sa pinta niya ng Pahiyas Festival na may bonus pang sari manok na gawa sa kutsara. Ang ginawa ko lang yung part ko bilang artist. Kung magtatsaga ka, meron kang makukuha talaga. Mahigit 40 jeep ang nabigyan ng bagong bihis sa festival. Inaasahang madaragdagan pa ito sa susunod na taon. Rhoda Magnaye, News 5.